Ayan, bago ang lahat, no, shoutout muna tayo sa mga kaibigan na pa-shoutout sa mga previous video natin. Ayan, special shoutout kay Trent Jumar Pacaldo, kaibigan ko from Cebu, no, sa naisuportahan natin my channel. Ayan, shoutout sa iyo, bro. Shoutout din kay Rod Amlak, ayan, from Pampanga. Shoutout sa iyo, bro. Joshua Moore, ayan, shoutout sa iyo, master. TGTV, ayan, shoutout sa iyo, master, no. Shoutout din kay Asnawe Dipatuan, ayan, from Jelan Sarangane. Shoutout sa iyo, bro. At kay Gerson Pomperada, ayan, shoutout sa iyo, master. JC Acosta, ayan, shoutout daw. Acosta sa Nagilian, La Union, from Alvin Acosta. Ayan, shoutout sa iyo lahat yan. At sa aking kaibigan na tech vlogger at kagrupo natin, no, ayan, IFX Electronics Vlog, bro Kyle, shoutout sa iyo, bro. At kay Antonio Auditor, ayan, shoutout sa iyo, master. Ito rin, at kay Junesio Mori, ayan, shoutout sa iyo, master, no, from Protech, ayan. At sa mga kaibigan natin, mga tech vlogger, grupo natin, mga electronics technician, no, shoutout sa inyong lahat, mga ka-master, no. So yun, no, magandang araw sa inyo lahat, mga paps, and welcome back again sa ating channel, no. Ayan, inyo tech, shoutout. At meron tayong tanggap ngayon, isang Panasonic, yun, Panasonic 43 inches LED TV. So yung problema niya, nabili, nakasaksak na yan, naka-under na yung unit natin. So yung problema yan, ganyan, yun, no, meron siyang parang double image flicker at medyo nagkakaroon siya ng fine lines. Then meron ding, ayun, bar lines, meron ding vertical lines, no, sa may gilid na to. Tapos merong double image, so parang flicker siya. Ayan, at saka mapusya yung kanyang display, yung kanyang picture, pangit. Fine lines, hindi pino yung kanyang linearity, no. Ayan, no. So yung model niya, pakita natin yung model. Kabaliktad. Ayan, ito yung model niya. Saan na yan? Ayan. TH4-43G300X. Ayan. So buksan lang muna natin, no, para makita natin yung loob. So ito na, continue tayo, no. Ito na, buksan na natin. Ayan yung kanyang cover. Ayan. Tapos yung cover sa may board niya. Ito na siya. And mahirap pag ganito nakatayo siya, no. Mas maganda talaga kapag nakahiga to, pero yung table natin is hindi tayo magkasya dito kasi kailangan pa natin tanggalin yung frame natin. So haba na yung trabaho natin, so ganito na lang siguro, no. At pag 32, maganda siya kasi kasya sa dito sa may table natin. Pag mga medyo malaki na, nilalagay natin dito sa may stand natin, yan. So ito ngayon, bali yung problema niya, ano, horizontal lines, flicker, tapos double image, at meron siyang mga fine lines. So ang gawin natin, isolate natin yung panel natin. So ito yung loob pala, hindi pala natin nasabi, no. So ito yung kanyang main board, LVDS cable, dalawang flex na nakaseparate sa dalawang side ng panel, left and right. So ito, meron tong clock signal, meron siyang clocking tapos swapping voltage. And yung tiko na ginamit ay, ito yung tiko ng LG, you know, LG Display Corporation. Ayan. So gawin natin is isolate natin yung kabilang side para malaman natin kung may magpapatay yung buong isang side or kabilaan bang side yung may problema. So dito tayo magsimula. Ayan. Hang natin yung ribbon dito na papasok sa may right side na lang natin, no, kasi nakabaliktad to. Ayan. Saksak natin. Saksak. Then meron siyang standby. So pindutin natin yung pinakagitna dito kasi ito yung kanyang power button. Ayan, no, ito pinagagitna. So kapag nakukusil ito, nagkukulay green yung lead na yan. Tayo natin na magkulay ilaw yung green. Nako, bakit hindi nag-standby? Uy, ako, natanggal pala yung hindi, okay naman pala. So yun, green na pala. Hindi nakita sa camera yun, green na pala siya, umilaw na pala siya. So ito yung resulta nung mahang natin yung kabilang side sa may right, tayo, no. Dun sa kabila, blank screen. Black lang siya. Walang picture, din wala din tayong wala din siyang picture na lumalabas, no. So dito, kulay puti siya tapos may kunting color. Then lumalabas yung pagka-flicker niya at yung kanyang fine lines, oh. Yeah, kita niyo ba? Yan. So ang gawin natin, syempre, bunutin natin itong unit. So bawat pagtanggal at pagbalik ng ribbon, pag nag-isolate, dapat naka-unplug yung unit, no. Huwag niyong tanggalin tsaka balik na naka-on yung unit kasi masisira yung
panel or tiko natin. So ito na, balik natin yung kabilang side. Ito. Ayan, balik natin to. Tapos ito naman yung isolate natin yung papuntang kaliwang side. Ayan. So nakahang na yan. Susak natin ulit. So umilaw yung kulay pula. So antayin natin umilaw yung kulay green. Ayan, umilaw na yung kulay green. So pansinin natin dito. Dito rin sa may kabilang side, sa may left side natin, ito naman, sa may right side pala, ito naman yung nagiging blank screen o black screen. Oh. So dun sa kabila, may kulay puti. Pero andun pa rin yung parang flicker na problema. Oh. Yung linearity, basag na linearity. Ay, hindi pino yung kanyang, at saka yung kulay, ibang kulay, merong lumalabas na parang kulay yellow green. A light green, tapos may kana, may kunting pink. And kunting flicker rin sa may kabilang side. So parang kabilang side yung problema nito. Pero ang gawin pa rin natin ay try natin na mag-block ng mga clock signal. Una tayo dito sa may side na to, sa may right side. Tapos balik natin yung kabilang side. Siyempre pag ganong procedure, siyempre naka-off yung unit natin. Naka-off mode siya. Para walang masira na mga iba pang pwedeng masira. Yun. So, dito tayo, maglagay tayo ng tape dito pala. Ito yung kanyang clock signal. Tapos, yun o, may label naman na nakalagay. Hindi mahirap itong ganitong paglukit ng mga clock signal pag ganitong klaseng tikon sa may LG kasi meron siyang label na nakalagay. Clock 1 hanggang clock 6 din, BGH add at saka BGH even. Ito yung kanyang swapping voltage. Yun o. Bali, sa ibang tikon at saka ibang panel yung nakalagay ay LC1, LC2. So, dito sa may LG, BGH add at saka BGH even yung tatak niya. Tapos, yung sunod na BGL and BCOM bottom, BC East at BCOM top. So, meron din tong BGL na supply dito. So, katabihan sa may, hindi, meron din tong BGH supply pero katabihan sa may BGL natin. So, dito muna tayo maglagay ng tape. Bali, yung blocking natin ito, kadalasang ginagawa natin is ano, 14 pins, so gawin lang natin siguro 16, no? 14 lang siguro, 14 pins para matakpan yung iba pang mga supply dito. So, kuha muna tayo ng kunting tape. So, ito na. Ito po yung tape na nilagay natin na yun, no? Kita ba? Yan. Meron tayong nilagay dyan. Bali, 14 pins yung blocking natin dito. Yan, no? Nakaklip na rin yung tape natin na yun, no? Nakaklip na siya. Ayan. Kita din siya na makita, no? Basta may tape na yan na nakalagay, yan, no? So, kita nyo na. So, balik natin tong side na to. Then, testing tayo. Ayan, balik natin. Then, yung kabilang side na ibalik na rin natin. So, testing tayo, no? Saksak. Pinutin natin yung power. Wait, sabay gitna pala. Yun, umilaw na. Pinukas yung backlight. So, medyo lumala pa yung problema nung ma-block natin yung right side natin. 14 pins. So, dumami yung bar lines. At andon pa rin yung flicker at saka fine lines. Ayan, no? So, medyo lumala siya no, nung ma-block natin yung kabilang side. So, ang gawin natin is trial and error. Try natin na i-block yung kabilang side, yung left side natin. Kasi, nung ma-isolate natin, both side, ay merong lumalabas na flicker at saka bar line, discoloration o yung ibang kulay na lumalabas. Hindi siya pure white talaga. May punting flicker at mayroon pang mga kulay na lumalabas. So, yung tape na ilagay natin dito, lipat natin sa, dito sa may kabilang side, no? Tingnan natin kung magna-normal ba yung panel natin. So, bunutin muna ulit natin to. Then, ilipat lang muna natin yung tape. So, ito na, nailipat na natin yung tape. 14 pins pa rin yan. Anong tape yung ginamit natin sa may kabilang side, ito rin yun yung ginamit natin dito. So, clip lang muna natin to. Ayan din. Saksak natin ulit, kabit natin. Then, testing ulit. Kung magkaka-normal ba, magna-normal ba yung panel, or mayroon bang improvement yung panel natin, no? Saksak ko. So, saan may input power ulit. Yun, kulay green.
So may mirror. Ayun. Nawala yung kunting bar lines. Pero andun pa rin yung flicker, oh. Double image at saka, lumabas na pala rin yung bar line. So, ganun pa rin, same issue, no? Same problem pa rin, same yung lumalabas sa may kabilang side. Kanina yung na-block natin yung sa may right side. So, nung ma-block natin yung left side naman, ganun pa rin, walang pagbabago. So, kabila ang clock or clock signal yung may problema nito, yung mga iba pang supply, no? Yung kanyang add-even. So, both side, nagkaroon ng problema. So, iwan ko lang kung madadali ba natin to. Kasi na-block na natin tong kabilang side. Ito pala. So, ganun pa rin siya. Walang pagbabago. So, lipat natin yung tape. Dito naman tayo nag-block sa may left side. So, yung resulta, ganun pa rin siya. Walang pagbabago yung panel natin. So, gagawin natin yung dalawang option nito. Next option tayo, no? Bali yung gagawin natin. Try natin yung source. Try natin yung add-even natin na swapping voltage. Try natin yung GCAN or bypassan natin ng STD voltage. It's either sa may BGH, itong yung una nito, yung BGH add, lagyan natin ng STD supply ng BGH. Then yung BGH even, lagyan natin ng BGL voltage, yung STD. So bago natin gawin yan, is siyempre puputuloy natin yung source mismo. Yung source galing sa may level shifter natin nito. Ayan, tatanggalin natin yung source ng add-even natin, tapos magda-direct tayo, mababypass tayo ng voltahe papuntang panel natin. So yung dalawang option na gagawin natin, no? BGH to BGH add, BGL to BGH even, or kung hindi magkuha doon sa may sa ganung paraan, gagawin natin is BGH at even kukonekta natin sa may BGH or BGL, kung saan siya normal. So, gawin muna natin yung procedure na yon kung makukuha ba natin yung ganitong problema. Ito, troubleshoot na muna natin to para hindi mapahaba natin yung video, no? So, ito, balik na tayo, no? So, napakahabang trabaho yung ginawa natin nito. Ayun, nakita nyo naman, ang daming tip na ginamit natin, no? So, kita nyo naman kanina to, hindi siya umubra sa tip method, no? So, ito siya, ito yung ginawa natin. Bali, sumingan natin ng konti. Patayin natin yung flash kasi medyo against the light siya. So, yung binalak natin kanina, bali inuna natin yung unang procedure na ginawa natin is ito yung kanyang even at saka ito yung add at saka even. Ito naman yung even. So, bali kinat natin muna to. Kinat natin yung even at saka add na papasok sa my side na to. So, yung ginawa natin is nag-bypass tayo sa may BGH add natin dito sa may BGH natin, then BGH even sa may BGH supply na BGL supply naman. So yung nangyari, walang epekto, no? Ganun pa rin yung problem, ganun pa rin yung display niya. Walang effect. So yung ginawa ko, nag-block ako dito sa may kabilang side. Binlock natin yung kabilang side, tapos steady yung bypass natin dito. So wala pa rin nangyari. So, binaliktad ko dito. Dito naman ako nag-block sa may side, tapos kinanggal ko yung tip na blocking dito. So, walang problema. Ganun pa rin, no? Ayan. So, muntik na akong nawala ng pag-asa nito. So, ito. Bali yung kinat natin ito. Dito sa may side lang na swapping voltage or add-even. Yung dito ay hindi po siya na-cancel, hindi po siya na-bypassan, kundi yung swapping voltage na normal, yung add-even na normal, makapasok pa rin, papasok pa rin dito sa my side na to, sa my right side. Kasi yung kinancel or bali yung in-isolate natin na linya dito, kinat natin to, is dito lang na side. So, hindi siya nagkaigin, hindi siya nag-normal. So, ganito pala. So, yung ginawa ko, dahil hindi siya nakuha doon sa may diskarte na yon. So, dito tayo. Balik, kinat ko yun. Ito yun, no? Kita nyo ba? Ayan. So, pinutol natin yung ito. Ito yung add-even natin, BGH even at saka BGH add. So, yung ginawa natin is pinutol natin yung source mismo sa may level shifter natin. Ayun, naputol na yan. Yan yung kita yung bakas ng pagputol natin yung pagkating yan. Putol na yan yung source. So, yung ginawa ko, putol na yung source. Dito. Dito ako, kung nakonekta, binalik ko yung cutting natin ito para may sulit yung side na to.
So binalik natin yung linya at dito mismo sa may butas na to, dito tayo sa may butas na to, nag-bypass dahil yung butas na to is konektado yan dito sa kabilang side. Ito. Pang 9 at saka 10 na pins. So 2 4 6 2, 4, 6, at saka ito yung BGH, ito naman yung add even natin, at saka even. So yan, konektado yan dito sa butas na to, yung dalawang butas dito. Ito. So yung ginawa ko, pinagsama natin yung BGH add at saka BGH even na yun. Kita nyo naman. Dinugtong natin yung BGH even natin at saka BGH add. Tapos, so ito, continue tayo kasi may nagbenta ng snacks. So ito, bali, dinugtong natin yung BGH add at saka BGH even. Yan o, konektado yan. Dinugtong natin yan, gamit tayo ng magnetic wire. Konekta natin, bypass natin sa may, dito, yan o, BGH supply. So ito lang yung paraan na to, yung nagkaigi or nagnormal yung panel natin. So, bali, hindi po natin na-isolate. Inisolate yung BGH add saka even sa may side na to at saka dito. Steady po yan. Wala po tayong binlock yan. Wala po tayong inisolate. Ang inisolate lang natin is yung source. Pinutol natin yung source mismo. Source ng BGH add saka even, yung swapping voltage. Pinutol natin yung source mismo dito galing sa may level shifter. At saka pinagdugtong natin yung BGH add saka even at nirekta natin, binypass natin dito sa may BGH. Ayun. So para sana masundan no sa mga para sa mga technician lang to. Sa mga tiktomer, hindi ko to ni-recommend no. Baka lalo pa masira yung unit nyo. So ayun, ito yung nagawa natin, sasaksak na natin para makita natin yung display or picture niya. So ito na naka-automatic on na to. So medyo mahirap din yung ginawa natin ito kasi hindi mo siya makuha sa BGH at konekta sa may BGH, tapos BGH even, konekta natin sa may BGL supply, ay hindi pa rin siya magno-normal. Kahit na pinutol natin yung source mismo dito sa may level shifter. So yung nagkaigi yung panel natin, nag-normal yung panel natin, sa ganitong paraan, pinagdugtong natin yung BGH even at saka add, yung dalawang linya na papasok sa may left, papasok sa may right. Tapos, nag-bypass tayo dito sa may BGH supply. So, bali, steady supply na yung papasok nito. Hindi na siya swapping voltage. Hindi na siya nagpapalit-palit ng supply. Nag-BGH na BGL. Kundi steady na BGH supply na 29 volts galing sa may supply dito sa may BGH natin. So, pakita natin yung display para maniwala kayo. Ayan o. Kita nyo. Yun, no? Wala na yung vertical lines, wala na yung mga bar lines, saka wala na rin yung fine lines, then wala na rin yung flicker niya. Ayan, no? Steady na po yung kanyang picture, back to normal na po siya, at pinong-pino na po yung kanyang fine lines. So binutin natin yung kumusupply dito, may minyo ba dito para magbago yung ayan, no? So yan, continue tayo na kasi may customer. So yun, matagal na siya nakaandar, normal pa rin, wala, hindi na bumalik yung flicker, yung kanyang dating problema. Ayan, smooth na rin yung display ng ating panel. Ayan, so sana nasundan sa mga kapwa natin technician dito. Ulitin ko ba, siguro hindi na, nagsiguro nakuha naman siguro to, no? So kadalasan kasi sa mga gawa natin is yung ginagawa natin kadalasan pag mga ganun problema, blocking tip method. So nakukuha naman. So ito hindi siya nakuha sa tip method. At kadalasan naman ginagawa natin is bypass natin yung bali, puputulin natin yung add even yung source, tapos bypass natin doon sa may BGH even, BGH add yung BGH supply, tapos sa may BGH even naman negative supply sa may BGL supply. So pwede rin 'yon. May nagawa tayo, madali natin. So ito yung ginawa natin na ganung diskarte, is hindi siya umubra. So ito naman, dito siya umubra by
Pinagdugtong natin yung BGH-Even at saka BGH-Add. Pinagdugtong natin at binypass natin sa my steady supply sa my BGH supply. So, yun. Yun lang siguro, no? Ayan, oh. So, normal na yung panel natin. Ayan. So, hindi lang siguro natin lagyan to ng video kasi normal naman yung kanyang picture, oh. Pinatagal na natin ng konti yung kanyang pag-andar. So, nag-normal naman siya. Hindi naman bumalik yung kanyang problema. So, smooth naman base sa nakikita sa ating mata, no? Ayan. So, hanggang dito lang siguro yung video natin, mga ka-techno. Maraming salamat sa mga natsagang nanood. Kahit pa paano sanay man ako kayong ideas tingin naman ngayon. God be with us always. And this is your service, Ryan Closet Tech. Peace out.